Maupay nga adlaw ha, aton nga tanan, labi na ang mga waray nun. Magandang araw sa ating lahat. Okay, again, this is your Zerchoy ng Potentiary Channel. Welcome to my channel. Okay, so today's vlog, i-review na natin si TMX 125 Alpha. Nung nakaraan sa video natin, in-anuntin natin si 125, yung nilukam natin. Please check na lang sa video natin para makita nyo kung paano natin winilcam si TMX 125 Alpha. So ngayon nga, i-review na natin. So simulan natin si 125 sa kanyang harapan o sa kanyang uluhan. Simula tayo dito sa headlight niya. Headlight ni 125 is naka-bulb type. The same din sa may signal light niya. And then parang yung klase ng ano niya, parang may pagka-plastic at mga pagka-glass. Okay, and then adjustable yung headlight niya. So ang gagawin lang natin, o gagawin nyo lang is ilulus nyo lang dito yung ano niya, tornilyo. So kayo na ang bahala kung gusto nyong pataas or ipababa. Okay. Sa suspension naman niya sa harapan, standard telescopic. Okay. Brake type naman niya sa harapan is naka-drum brake. So, hindi pa siya disc brake, no? And then, front size niya is naka-around 18 inches. Saka, kung napapansin niyo sa harapan niya, may naka-imbus type na ano na brand niya, makikita niyo Honda. So astig yung pagkalagay niya. Malayo pa lang makikita niyo na yung motorcycle brand niya. Dalawa yan dito at saka dito sa may panel niya, display panel. Okay, so dito naman sa may handlebar, yung side mirror niya is standard lang. Mirror standard. So medyo madumi nga kasi ginamit na natin si 125 para ma-break in siya kahit papano. Hindi pa naman natin siya pwedeng gamitin. Then yung clutch level niya, hindi siya matigas or hindi siya masyadong malambot. Nasa katamtaman lang. So kaya nyo siyang gamitin kahit dalawang daliri. O isa, kaya nyo din yan. Nandito siya may handbrake niya. Same din, malambot. So, madaling gamitin. So, pagdating naman dito sa may display panel niya, analog type din. Then, may mga... yung makita natin dito, ano niya is... yung RPM niya, at saka yung... Odo niya, Odo. Odometer, yun. Tingnan nyo, naka 373 kilometer pa lang tayo. So, kailangan paabutin ito natin ng 1,000 para ma-break in na siya. And then, makikita din dito nyo yung signal light niya. So, buksan na lang natin mga boss. Ayan. Umiilaw pag naka-neutral, pag uma-under na yan. So, nawawala yung ilaw. Pag naka-change gear tayo ng primera hanggang quinta. So, dito yun yung gear, yung gear niya. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, and gear 5. Pag mag-turn left, naman tayo, so, iilaw yung left signal niya, or left sign. And then, dito naman sa may right signal. Tapos, yan. Pag naka high tayo na ilaw. Tsaka yung ano natin sa may ano, tingnan natin. Naka H1 ito, meaning automatic headlight on, battery drive. Required yan sa LTO. Then pagdating naman sa handlebar niya, astig, naka upright position. So, hindi mga ngawit yung kamay natin during tayo ay naglo-long ride.
yung mga buttons niya dito sa may kaliwa sa may handlebar, yun niya dito yung headlight niya, yung low tsaka high beam, signal niya left at tsaka right, din nandito din yung busina. Tingnan natin, try natin yung busina niya. And then dito naman yung electric start niya. So bali, dalawa yung pag-start ni 125. Mayroon siyang electric and then mayroon din kickstart. Okay, so pupunta naman tayo dito sa may fuel tank capacity niya. Fuel tank capacity niya is 8.6 liters yung kasya dito. So marami na. Malayo na yung mararating nyo sa 8.6 liters na capacity. Naka dual seat na siya. Malambot, makapal yung foam niya. Meron din siya dito patungalan o lagyan ng mga gamit. O pwede nyo lagyan dito ng top box. Bibili lang tayo ng top box. Ilalagay natin dito. Engine niya. So again, yung TMX natin is powered by overhead valve. O tinatawag natin yung OHV. Gamit niya ay push rod. So hindi pa yan naka-timing chain. So push rod. Bali yung push rod siya yung nagtutulak ng mga bulb. Ang bore and stroke size niya ay 56.5mm by 49.5mm. And then width 125cc displacement. Engine power niya is 9.6 horsepower at 8,000 RPM. And then meron siyang maximum torque na 9.1 Newton meter at 6,500 RPM. Transmission niya ay manual transmission. Nakakinta na to. Or yung speed niya is fifth speed siya. So dito, ipo-follow mo natin pataas, dun yun ang neutral. So pagbaba nyo, hanggang first gear, hanggang fifth gear na yan. Naka at chain drive. And then dito naman sa tire siya, size niya is same din sa harapan, naka round 18 inches. Okay, so dadating naman tayo dito sa light niya sa likod. Ito yung brake light niya sa likod. Ganon din, naka-bulb type. And then dito yung signal light niya, dalawa. Naka-bulb type din. And then yung telescopic niya, yung standard din, dalawa. Yan. Saka dito yung isa. Okay. And then single exhaust. And then napakaan, ang pinagkaiba lang sa exhaust natin sa 125 is meron na siyang heat guard para hindi magpasok kung may OBR tayo. Pagbaba niya gikan sa motor, hindi siya mapapasok kasi meron na siyang heat guard. And then meron na itong nakaabang na for another telescopic na ilalagay natin dito para sa or lagyan natin ng motorcycle or at tricycle. Okay, so yung brake type niya is naka-drum type pa din katulad sa unahan. Okay, so yung ano pala, nakalimutan natin. Yung size ng rear sprocket natin is 33 teeth. Okay. Pero may binigay si ano galing sa kasa, parang freebies nila, 44 teeth para ready for tricycle na siya. So ngayon, yung bagong labas ng mga TMX 125 is nakatala 38 teeth. Sorry pala, hindi pala 33. 38 teeth. Asan ba yun? Hanapin natin ha. Yan o. Ito yung size niya. 38 teeth. So, pag ni-drive nyo yan, hindi yan masyadong ma-vibrate. Kasi nga, mas maliit yung
sprocket niya, hindi yung mga dati natin ng mga motor na 125, medyo malaki, parang 42 or 44 yata yun. So, mabibrate siya. Kasi nga, nakaano siya para ready for tricycle na siya. So, dito yung ginawa ni Honda, in-upgrade nila ng kaunti. So, from 44, ginawa nilang 38 teeth para sa pang-araw-araw na paggamit. Kung may kano, kung may plano kayong lagyan ng tricycle, yun niya, may binibigay silang freebies. May isang kadena at saka mayroong isang rear sprocket na size 44. Okay, so yun niya, driving experience ko dito kang TMX 125, napaka-comfortable, wala akong masabi. Yung drive position mo naka-upright, hindi mangangalay yung kamay mo. Yung sitting position mo okay na okay, kasi nga malambot. Iwan ko lang kung anong siguro, hindi ko lang mano kung anong klaseng foam to, pero malambot siya. So kung may plano kayong bawasan to, pwede pa tong yung bawasan, kasi nga sa kapal niya sobrang kapal. So kung may plano kayo, pwede yan bawasan nyo. Ay, so sa design ni Honda or TMX 125 Alpha, very cool. And then ano, hindi masyadong, wala sa kamalang masyadong makitang ma-sticker. Simple lang siya. Simple pero astig. Marami tayong pwedeng ma-upgrade dito. So, pakisubaybay na lang sa ating mga video, mga boss. Yung plano kasi dito sa motor ko, since hindi pa naman natin magagawa ng tricycle to, so unti-unti ay upgrade natin to din. Pakisubaybay lang sa mga video ko, ano yung mga i-upgrade natin dito. So yun lang mga boss. So, salamat sa pagkasubaybay sa pag-review natin sa So, babalik muna tayo dito sa engine, no? Yung engine natin, naka 4-stroke na si TMX 125 Alpha. Naka single cylinder pa rin. And then, naka 4-valve na siya. Ayun. Yung engine natin, so nakalimutan natin. So, ito pala yung tinatawag nila na pump, fuel pump. Yung nakalagay dito. So ito, pwede nyo itong palitan ng silver. May mabibili kayo dyan sa Lazada or sa Shopee, sa mga online shop, no? May mabibili kayo nito. Okay, so hanggang dito lang muna mga boss. So salamat sa pagsubaybay nyo sa pag-review natin sa TMX 125 Alpha natin. So yun nga, pakisubaybay na lang. Maraming salamat sa mga nanonood, Prime Channel. Yung paki-hit na lang na din po yung notification bell natin para updated tayo sa mga bagong video natin. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo. Again, this is your Zerchoy ng Photochoy Channel, ang nagsasabing, ride safe all.